Ayun. What's up mga kapet? Eto na naman tayo, magbibida-bida na naman at mukhang nakagawa tayo ng rukos dun sa pinag-iebas natin kahapon. Well, anyways, bago tayo pumunta doon, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, ating gabi, madaling araw. Depende kung anong oras mo pinapanood to, magandang araw sa'yo. Okay. Nandito tayo ngayon, syempre, una sa lahat, para magpasalamat sa mga taong sumuporta, sumusuporta at susuporta pa. At kung nais mong mag-ambag, syempre kahit umabot tayo ng second milestone, malaking tulong pa rin yung ambag mo. Yan, dumi-dumi pa ng kukuko. Hayop. On mo na rin yung notification bell para updated ka sa pag-iebas ko. Okay. Well, anyways, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Okay. Syempre, ang pag-uusapan natin ngayon, tungkol dun sa mga naiebas ko kahapon. At wala na patumpik-tumpik pa, sisimulan na natin to. So, ayun na nga mga boss, okay? Bago tayo magsimula, nais kong humingi ng kapatawaran at pasensya, okay, dun sa mga na-offend ko sa mga pinag-iebas ko kahapon. In addition to that, I'm gonna be stand corrected, okay, to what I've said. Doon sa mga pag-correction na pagsasabi nila. Siyempre, bida-bida lang tayo. Hindi naman lahat alam natin eh. Pero all goods tayo dyan. Kasi siyempre, healthy naman yung channel. Tulad nga na nabanggit ko, doon sa mga nakapanood, from the very start, you can even correct me. I'm reading comments. Sobrang solid niyan. Okay. Pero bago tayo papunta doon, dito muna tayo kay Happy Ting. Okay. Boss, kinar ko yung 2 cents mo. Kasi sa totoo lang, it's worth sharing for. Share ko yun kasi isa yung strategy na kung saan it can provide options, okay, dun sa mga tao na nandito, okay. It doesn't really mean na, alam nyo yun, though nabanggit ko nga about dun sa negative din na part na pwede rin nilang maano, wag po sana tayo mag-focus dun sa negative things na nasabi ko. Kasi even nung nag-start ako nung sa channel ko, I'm giving positive and negative, okay, most especially pagdating ng DeFi pets. And if you're gonna start with it, makikita nyo yun, mababanggit nyo. At the same time, yung decision, wala ho sa akin. Nasa sa inyo po yan. Ipinapakita natin lagi yung 2 sides of the coins. Okay? Pero pagdating doon kay Happy Ting, ang pinakita ko, hindi lang yung 2 sides of the coins niya. Okay? Pinakita ko talaga kung ano yung pwedeng maging choice at options ng mga tao. Okay? Tulad nga na nabanggit ko, all goods yun. Kasi syempre, pwede ka nang kumita dun eh. Di ba? Pero nabanggit ko rin, pagdating doon sa 5 tips, tungkol doon sa pagsisid. Di ba? Tapos, bukod doon sa good thing na pinag-share niya, kung ano pa yung mga dapat titignan, token supply, law of demand and supply, all goods yun. Sobrang solid nun. Kasi siya yung tipo ng tao na nag-share siya ng thoughts niya, 2 cents niya. Kasi ang concern niya rin, eh ayaw niya rin mapahamak yung iba. Which is a very good thing. Okay? It doesn't really mean na nakapagbigay man ako ng quote-unquote na negative pagdating dun sa mga naebas ko. It doesn't mean na sinisiraan ko yung game. Kasi same thing, pagdating din dito, kaya natin siya dinidiscuss at the same time, para merong matutunan. Kasi ang hirap naman ito, boss. Diba? Hindi naman lahat nagbibigay ng 2 cents nila. Diba? Kaya I'm really glad na may nagsishare ng 2 cents nila. Lalong-lalo na dito, yun nga, ito, nabanggit ni Happy Ting, diba? Para sa kaalaman ng iba, eh ang kinikita niya rin daw, eh pinambibili niya ng DePet token. Siyempre, you need to diversify on your investments. Nabanggit ko rin naman yan sa mga ibang video ko. Okay? Hindi ka pa pwede mag-focus sa iisa. Kasi kung hindi ka talaga magda-diversify, kakainin ka pa rin ng buhay niyan. Hindi mo may spread out yung risk. Okay? So ngayon, one funny thing is that, naaano lang ako na parang, bakit sabi ko, parang kinabahan si Happy Ting. Parang good naman nata yung sinabi ko, na-review ko. Pero I would like to apologize as well, Happy Ting. Kasi syempre, siguro sa akin, hindi nakaka-offend. Yun nga, yung sa'yo, baka mamaya na-offend kita or what. I'm really sorry about it. Hindi ko naman sinasadya. Pero let's just be clear. I am glad and happy to share your thoughts, most especially with this kind of scenarios, kasi you're providing options. Okay? Ito yung maganda naman sa kanya. Given naman talaga. And you didn't offend anybody. Okay? Pagdating doon sa ganung bigay. Kasi 2 cents mo yun eh. Opinion mo yun. Sinare natin kasi yung opinion mo may bilang, may ambag. Hindi siya pure bida, hindi siya pure ebas. Which is sobrang solid.
Okay. Yun yung isa. Okay? Tapos, I stand corrected kasi nga, yun nga, nabanggit niya yung 15% deduction. Tapos, nabanggit ni Clark Ian. Clark Ian ba ito? Clark Lan ata ito. Okay? Kung paano. Yun nga, nasabihan pa nga ako na Sir Church muna. Yun nga kasi, mga boss, ito yung mali ko rin kahapon pagdating doon sa EBAS ko. Kasi, nabanggit ko yung 15% na pag-withdraw. Kasi, I withdrawed mine with the 15% penalty nga na hindi ko nabanggit na pwede mo siyang ma-eliminate through staking at the same time yun nga paghihintay. The main reason why I pulled out my skills is to earn and gain profit as well. Kasi kung hindi ko siya gagawin and I won't sacrifice the 15%, it will come a time na babagsak nga yung DPET token. Okay? So, nandun ako sa peak nung part na yun. Ginawa ko rin naman siya, and let's just be honest here, pati yung Crypto Prophecy I pulled out when it multiplied by 3. Okay? I already earned a profit with regards to that. Just so we are clear. Okay? Kasi nga, tulad nga na nabanggit ko, hindi lang tayo nakafocus kahit sa DeFi Pet, sa Crypto Blade, sa Prophecy, hindi lang din tayo nakafocus sa mga iba pang games. Okay? Meron tayong iba pinag-aalalaanan kasi nagtitrade at nagtitrade pa rin po tayo ng tokens. So, if I do really have the opportunity to withdraw, the same time, gain na tayo, upkeep ko na, bakit ko pa hihintayin? So, maliit lang din naman yung 15% na deduction sa akin is skills. Kasi nga, tulad nga na nabanggit din ng iba, same with Axie, dinediscourage din nila yung withdraw ka ng withdraw. Okay? So, at least, kahit papano, alam nyo yun, na iiwasan nila yung pagguho din ng economy nila. Kasi it is a strategy. Nabanggit ko to sa previous video na isa, nakalimutan ko na yung title. Pero dun sa mga nakapanood from the very start up until now, they know what I'm trying to say. Okay? Yun yung isa. Maraming salamat pa rin dun sa pag-correct. And yun nga, malaking magkakamali ko to na I've created a ruckus about this. Okay? Clark Lan, Clark Ian or Clark Lan, all good yan. Maraming salamat. Okay? Wala nga lang din daw siyang Crypto Blades, okay? Kasi nga lang, ano, sinya niya lang yung info kasi nag-research din siya about sa Crypto Blades. All good chat. Okay? Dito tayo punta kay Nonoy Oberio. Okay? Nonoy Oberio, medyo hindi ko masyadong nasabi or hindi ko talaga alam. Okay, lagay na lang natin na hindi ko talaga alam yung paano mag-withdraw sa Crypto Blades. Because naka-focus ako dun sa part ng pag-withdraw nung upkeep ko. Okay? Yun nga, nabanggit ko, yun yung pinakamalaking error ko. And maraming salamat dun sa pag-share. Okay? Let's just be happy na we are earning together kahit anong NFT game pa nilalaro natin. Yes, and yun naman din yung nabanggit ko siguro kahapon. And kung medyo hindi klaro yung context ng pagkakasabi ko and it sounds really offensive, I'm really sorry about it, Mr. Nonoy Oberio. Hindi ko sinasadya na maging offensive. I'm just providing my 2 cents as well. And I'm really respecting dun sa mga 2 cents na ito ni Happy Ting. Itong 2 cents nyo na nandito. Remove grab mentality, and if yung channel mo is about the DeFi Pet, focus ka na lang dyan. Well, pwede naman kung ito lang yung nilalaro ko. Unfortunately, hindi lang din kasi ito yung nilalaro ko. Pangalawa, hindi lang din ho ito yung ginagawa ko. Pangatlo, ang Crypto Blades na open siya dun sa topic na yon because of the 2 cents of Happy Thing. Okay? We're trying to discuss on a healthier manner sana, on which is, yun nga, baka ako yung may pagkakamali. Kaya ganun yung naging labas ng context ng pagkakasabi ko sa ibang tao. Maraming salamat sa pag-correct sa akin. I'm gonna paraphrase it, on which is, yun nga, baka mamaya kasi meron na naman tayo masagasaan sa pag-iibas ko, bida-bida lang naman po tayo. Okay? And before I talk, even I talk about other NFT games, research muna, just my 2 cents too. Yes! Okay? Actually, I've talked dun sa Crypto Blades because nga, it was opened by Happy Ting then. So, I just provided my 2 cents kasi naka-incorporate din yung Crypto Blades dun sa 2 cents niya as an example, which is a very good example. Okay? Binigay at pinakita ko lang din kung ano yung 2 cents ko on a negative part siguro. Kasi, syempre, ang iniiwasan ko ay yung sisisid tayo nang mataas yung halaga ng presyo, then by the time na gusto na nating withdrawin, makakaltasan pa po tayo. So, technically, you didn't earn anything. Lalo na pagka nag-drop yung presyo.
Okay? Yun yung iniiwasan natin. So, at nabanggit ko po yun sa mga previous videos, and at the same time, humingi pa rin po ako ng kapatawaran. Okay? As I was not clear with regards to this on the previous video. Okay? And another thing, ito rin sabi ni Nonoy Oberio, talking about CB, naliliit ang income or tataas ng pag-buy-in, there's a thing called Oracle na magbabalance ng income para hindi mag-fluctuate ng sobra yung earnings mo. Totoo naman to. Kasi, on the previous days, merong siyang umabot ng 0.9 ng pag-create ata ng character, kung hindi ako nagkakamali. And right now, nasa 0.23 something. Tapos, nagkaroon din ng kahapon ata kagabi, 0.18. So, what I'm trying to say on the previous video din, ano kaya mangyari pagka biglang bumaba yung presyo? Okay? Binabalance yung earnings. Pero just imagine you guys, halimbawa may baguhan tayo may makakasama dito, makikinig nito. Okay? During the time na sobrang peak ni CryptoBlades, you're gonna spend around 7,000. Tapos, sabi nga nila, isang hampas mo, literal talaga, isang BTS meal. Kaso ngayon nga daw, ang palo mo, nasa pang-karinderya movement, di ba? May mamahalagang 35 na lang ata, kung di ako nagkakamali, 35 or 29. Mga ganun eh. So, syempre, sobrang drastic nung change na yon. So, nagbabalance din. So, it is a very good strategy pagdating ng CryptoBlades to maintain in the check and balance. Okay? It was made that way so that, syempre, mapoprotektahan din nila yung players nila. Kaso, ang isa kong nakita nga lang dito, ang pinapoint out ko dun kahapon, paano kung, yun nga, biglang drastic bumaba yung presyo tapos nagsimula ka ng sobrang taas? So, malaki-laki yung hahabulin mo. So, what I'm trying to prevent doon sa sinasabi ko doon sa video na yun, yung Kovichis kahapon, pati doon sa mga previous video, ay yung sisisid tayo ng sobrang taas na. Kaya kailangan natin pag-aralan. Kaya ako rin nabanggit pagdating dun kay Happy Ting na, yun nga, diba? 2 cents niya yun. Sobrang solid ng 2 cents niya na yun. Ano yung pwede mong pagbagayan o kaya pag-alamin bago mo puntahan? Yun yung mismo lang naman doon. Tapos, do some research first before talking. Yeah, I've done my research as well. Yun nga lang, mukhang kulang. Kulang pa yung nabanggit ko research. So, yun nga, pasensya na ho ulit. Kung kulang man ho yung nabanggit ko sa kayo nasabi ko. Nag-reply lang din naman ho tayo doon sa 2 cents na yun. And I don't want any scripted things na ano. Kung ano yung lumabas, yun talaga yung 2 cents, natural. Pasensya na ho, bida-bida lang ho talaga tayo eh. Okay? Yun, only time will tell kung kailan babagsak yung game. Magkakaroon ng play to earn, that's why you need to invest sa project na pag nagkakatiwalaan mo, and not talk about other NFT games. Not talk bad about any NFT other games. Here's the part on where na, syempre, isipin daan natin. Ang madalas kasi ito nga yung binabanggit ko kahit sa mga previous video eh. Diba? Ang nakikita natin lagi yung good side eh. Kung magano kasi laging best foot forward yan eh. Kung hindi natin makikita at hindi natin titignan yung part na kung saan may possibility kung paano mawawala yung pera natin, okay? Dun pa lang pinapalaki na natin lalo yung risk. So what I'm trying to say is that even though syempre kulang yung nasabi ko, which is error ko, mali ko, tapos hindi nga ako gumawa na sarili ko research at hindi rin kompleto yung naebas ko dahil nga dun sa pagsagot ko dun sa comment na yon, yun yung error ko. Well, on my case, kaya ako rin naman nabanggit yung part na yun, not to badmouth any other NFT games. Okay? Kasi kahit ako naman mismo, nagbibigay ako ng pwedeng masamang mangyari at pwedeng magandang mangyari kahit sa DeFi Pet. Nabanggit ko yan halos lahat sa video ko simula na nagsimula ako kung pwede ba, hindi ba, pero ano yung pwede mangyari. The whole context of what I'm trying to say is that to show you guys the negative and the positive side. Unfortunately, syempre hindi natin maiwasan, nagkakaroon tayo ng tunnel vision na pagka, syempre kahit sino naman, di ba? Kung yun yung ano, yun yung pinagkakatiwalaan mo, yun yung ano, doon tayo nakafocus. Pero I wanted to be clear, the context of what I'm trying to say is both negative and positive. It runs through the whole NFT games, kung ano man yung pinasok at nare-respeto mo na laro, kung ano man yung gusto mong paglaanan ng oras at hirap at pagod mo. Okay? I do respect that. Okay? I'm not trying to badmouth, I'm just trying to show kung paano mawawala yung pera na pinaghirapan mo. Yun yung mismong whole context na ito, kaya nga po bida-bida teaching.
And I don't want to show guys, to show you guys na ito okay lang to, maganda lang to. Wala pong ganun. Lagi huling merong negative yan. Papakita ko man yung maganda ng DeFi Pet kasi as of this moment, puro maganda pa naman sa akin, pero binabanggit ko pa rin kung ano yung pwedeng masamang mangyari. Okay? I hope na maging successful lahat ng NFT game at sana mabawasan din yung toxic na tao na gaya ng sinasabi mo around 7 minutes something ba sa video mo. Yes, totoo naman yan. Kahit sino ayaw ng toxic na tao. Diba? Ako, kahit ganito yung mga comments, syempre, pag may mali ka, admit natin yan. Laging, bida-bida lang nga tayo eh. Hindi naman tayo laging tama. Kaya laging pasalamat pa rin, Mr. Nonoy Oberio. Sobrang solid pa rin nung 2 cents mo. Kaya rin po ako sumagot ng video, just so we are clear kung ano man po yung naebas ko kahapon. I hope you won't be a bad example for others. Baka yung bad example, yung pagiging bida-bida ko lang ho talaga. Pero on a serious note, sobrang solid na ito kay Nonoy Oberio. Thank you for your honesty pagdating sa ganito. And I hope medyo nalinawan tayo ng konti na I'm not trying to badmouth or anything. Okay? Meron po tayo kahit papano, bida-bida lang naman. Literal, na-test ko naman din yung crypto. Nag-out tapos ngayon bumalik ulit kasi nga mababa ulit yung presyo, hoping na sana tumaas ulit. Eh, ganun naman yon. Kaya hindi din ako gumagawa ng reviews about dito sa CryptoBlades because it's not, alam nyo yan, for me, parang hindi naman, ano, hindi ako nakafocus kasi din sa kanya. Sa totoo lang. Okay? Parang yung sa pinsan ko lang din, yun, pinagkakitaan niya yung crypto, ngayon mababa, di siya nakafocus doon. So, nag-ano kami, medyo diversified kami pagdating ng ganitong setup. Okay? So, yung advice ni Mr. Nonoy Oberio, yes, I'm gonna take it in consideration na mag-focus na lang muna ako dito. Yun nga kasi baka mamaya may nasasagasaan na tayo ng hindi na inaasahan. But still, if you do have a comment or suggestion or 2 cents and sharing, insights or kung naman tawag dyan, all good dyan. Pwede naman natin pag-usapan yan. Open naman tayo sa pag-uusap ng ganyan. Okay? Siyempre, ano ba naman? Wala naman ako dito kung wala kayo. Siyempre, ito, sila Happy Ting, sila Nonoy Oberio. Honest yan. Wala tayong problema dyan. Siyempre, sasagot din naman tayo dun sa part natin. Siyempre, para malinawan. Not because, alam nyo yan, na offensive yung ginawa nila. Let's frame each other's comments positively as much as possible. Okay? Ngayon, pupunta tayo dun sa huli. Okay? Yung kay Perry Jason Yanson. Ewan ko kung anong Yanson ba to, Yanson or Y-N-Z-U-N. Okay. He mentioned that before kayo makinig dito sa review, muna kayo na maayos kasi puro praise siya ng May DeFi Pet kasi dun siya nag-invest. And the way na nireview niya yung ibang game na hindi niya na-investan, syempre nega-review. BS na kaisipan yan. So most probably this is gonna be bullshit na kaisipan yan. Mr. Peer Jason Yanson, I think you haven't watched the previous videos that I do had. Okay. Kung sa tingin mo na nega yung review ko pagdating dito sa previous na video, I would like to apologize as well. But I don't think it's for me. Though ito, opinion ko lang to. Tulad nga rin na nabanggit ko sa video, akin lang naman yun. Diba? Personal ko lang naman yun, na opinion. Okay. Humingi na po ako ng paumanhin sa kapasensya pa rin pagdating ho dito. Okay. Pero alam nyo po yun, puro praise say May DeFi Pet. I don't think puro praise siya. Yan. Please do correct me if I'm wrong. If puro praise nga ba talaga yung ginawa ko sa May DeFi Pet. At hindi lang po. Let me correct you on this. Okay? This is not the only investment I do had. Okay? At tulad nga po nung nabanggit ko, kung ano man ho ang sitwasyon ko ngayon, wala ho sa plano to. Okay? Sadyang may tao sumusuporta at susuporta lang talaga. Kaya ho rin tayo to, napunta ho tayo ng YouTube. Hindi ko naman ho rin sinasadya to. Okay. Pagdating naman sa bago makinig sa review muna kayo ng maayos, I really admit that. Okay. Kahit naman sa mga previous video, sinabi ko naman yan, bida-bida lang ho tayo. Okay. Mas maraming mas credible, may mas may expert ho tayo pagdating dyan. Most of the time, ito lang ho talaga yung pinag-iebas lang natin dito. Tapos, and another thing, talking about CB, naliliit ang income or mataas ang pag-buying there sa cold oracle, magbabalance, ito nabanggit na ito, magpa-fluctuate na sobrang earnings mo. Do some research first before talking. I think nasagot ko na rin naman to kasi nabanggit din to ni Mr. Nonoy Oberio. Okay? Yeah,
I've done my research, pero yun nga po, mukhang kulang nga. Yung pati yung nabanggit ko, kulang pa din. And I think I've already answered this kung bakit. So, syempre, babalik tayo dun sa sinabi ko. Paano kung sumisid ka dun sa part na sobrang taas na, tapos eto, tulad ngayon, sobrang baba naman ang income. Diba? Nakabili ka na halimbawa ng character ng 0.9 on that day, tapos the following day, biglang naging drastic change, naging available na lang yung coins mo na halimbawa, pagbili mo ng character ng 0.2 or 0.3. So, tapos yung kikitain mo is around 30 to 35 pesos. Paano mo ngayon nahabulin yun compared dun sa previous time na, alam mo yun, kaya mo mag-earn ng isang palo mo palang BTS mil na. Yun yung isa ko lang naman pinapoint out dun sa previous video ko. It doesn't mean any negative thoughts. Pero ang sinasabi ko lang din, wag lang tayong sisisid basta-basta. At nabanggit ko yun dun sa Happy 20K. Okay? Ngayon, I hope maging successful lahat ng NFT games, blah blah, not talk about mabawasan 7 minutes something sa video mo. Si Nonoy Oberio ba nagsabi nito? Or si Pierre Jansson? Hindi, si Nonoy nagsabi nito. All good yan, okay? Pero yun nga, yung kay Pierre Jason Jansson, bago makinig sa review, I agree. Okay? Siyempre, wag lang puro sa akin. Baka mamaya kakabida ko dito, puro lang ako yung may kasalanan. Alam mo, wala na akong kasalanan, ako pa magsasorry din. Well, anyways, ganito yan mga boss. Okay, to sum things up, I would like to apologize again and I want to clear things between these people. Okay? Wag po sana tayong mag-tunnel vision pagdating dun sa mga nasasabi ko. Because the whole context of what I'm trying to say is quite broad. Okay? Marami rin hong nakapansin yan. Okay? It is broad to the point na may mababanggit tayo, unfortunately, yun nga yung game, depende sa 2 cents. Siyempre, pero the idea itself is not only applicable for that specific game. Okay? Let's just be clear on that. Kasi hindi lang din po siya sa game, sa investment, or kung ano man po paglalaanan. Because the story would be different if ang nabanggit ko ay ibang game. Okay? So, parang ang lumalabas lang din is naka-tunnel vision tayo dun dahil yun yung nabanggit ko. Na, sige, pagkakamali ko na lang. Okay? Pero, syempre, hindi ko nadedepensahan yung pagkakamali ko na yan. But I'm gonna try to reason out on what's specifically the context of what I'm trying to say in the first place since nagsimula tayo dun sa channel na to. Okay? And what we're trying to promote here is a healthy conversation and a healthy discussion na kung saan mamaya siguro pagka may oras, siningit ko lang din to muna tong video na to kasi medyo urgent do kasi medyo yun nga, ayoko na rin lumala yung rukos pa. Okay? Magpasensyaan nyo na po muli. At the same time, I'm expecting to each and everyone to have a healthy discussion as well. And thank you Mr. Nonoy Oberio, kay Happy Ting, kay Pierre Jason Jansson. Sobrang solid na ito kay ano din, kay sining isa, sorry, kay Clark Lan. Yan. Doon sa pagsabi sa akin. At the same time, let's just be happy for each and everyone investment. Pero ito lang po ah, tayo lang. Kung kumikita man po sila ng malaki, pag-aralan nyo pa rin talaga. Okay? Pag-aralan nyo po talaga, punot dulo lahat yan. And yung lagi kong binabanggit, wag na wag ho lang nating itatanong kung magkano yung kikitain. Tanungin din ho natin kung magkano o paano mawawala yung ating pinaghirapan at pinagpaguran. At umayos tayo ng gastusin, ha? Gumastos ng ayon sa kapasidad. Hindi ko na po pahabain to. Medyo mahaba na ako nag-iebas. 23 minutes na po. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. At kung hindi ka pa po nakapag-ambag, pwede kong pipindutin yan. Yan. Damay na natin tong shoutout section kasi mahaba-haba na to kasi hindi ko rin alam mamaya kung ano mangyayari. Medyo busy tayo eh. Okay? Shout out kay Zeus Jepoy TV ng Tagum City, Davao del Norte, Astig TV, John Ray Godley, Jason Jacob, Natsu Dragnil, Yolon, kay Francis Marlan Tiki, KSA, Brian Ratag, Sari Sari Skills, Kevin Kasunkad, Garcia Cruz, Sean Ace Baraceros, Paxson Gaming, Lopez Eric 1234, Zachary Malvar, Rodrigo Torres, Pen Sandialan, Rodel Riano ng Batangas, Emmanuel Domingo, Ramon Zabala Bautista,
Mr. Luxarisky, Joseph Darwin Co, Medal Pineda, Kobe Makem, Makam, Soulkeeper ng Pinas, Nick Vitales, James Senizal, Christoph James, okay? Ah, nagpapabati sa baby niya na si Christoph James, tapos Vic Pineda at si John Bombase. Maraming salamat po muli at kita-kits.